Ikaw ba isang small YouTuber na katulad ko na lalulungkot o malapit nang gumibap dahil hanggang ngayon ay hindi nyo pa rin ma-reach ang requirements ni Lolo Whitey na 1,000 subscriber? Pwes, ang videong ito ay para sa inyo. Buenas! Gracias here again and welcome to another Gracias Vlog. For today's video guys, pag-uusapan natin ang mga tungkol sa subscriber. Kung paano ko nakuha ang 1,000 subscriber ko dito sa YouTube. Yay! So guys, as of now, meron na po akong 1,500 plus na subscribers. So, pwede ko na isabihin sa inyo kung paano ko nakuha yung 1,000 subscribers ko. So guys, kung gusto nyo malaman kung paano ko nakuha ang from 0 subscriber to 1,000 subscriber, guys, itong video ito ay panoorin nyo hanggang matapos dahil alam kong marami kayong matututunan. Kaya guys, umpisahan na natin. But bago natin umpisahan guys ang video, please don't forget to subscribe. Pag-press na rin po ang tiny bell para notify kayo sa lahat ng aking mga video. Kung bago ka pa dito, dali-dali subscribe na! Bonk! Bonk! Disclaimer lang po guys. Kaya po ako guys, nakakuha ng 1,000 subscribers. Ginamit ko lang po yung paraang alam ko. Kaya eto, isi-share ko ito sa inyo guys. Kung paano ako nakakuha ng 1,000 subscribers in less than a month. Okay. Kaya eto guys, yung apat na paraan na nagawa ko para ma-reach ko yung 1,000 subscribers ko. Paraan number 1. Promote your channel. Yes guys, kailangan yung i-promote yung channel nyo sa lahat ng mga social media forms katulad ng Facebook, Twitter, Instagram, at kung ano-ano pang social media. Yes guys, napakalaking tulong ang i-promote mo yung channel mo sa iba't ibang klaseng social media form. Yes guys, katulad ko ako guys, ginamit ko lang ang Facebook dahil since Facebook lang ang tanging social media na meron ako. Ginamit ko ang Facebook para ma-promote ang channel ko. Yes guys, kasi guys, alam nyo bang walang manonood sa atin dahil hindi naman tayo ganun kakilala. So, ang unang-unang manonood sa atin ay syempre yung mga kaibigan natin sa Facebook. So guys, i-promote nyo yung channel nyo sa Facebook para malaman ng mga kaibigan nyo na meron kayong channel sa YouTube. Kaya guys, napaka the best na way na paraan para magkaroon tayo ng subscriber ay i-promote natin yung channel natin sa lahat ng social media platforms. Bonk! And ways number 2 guys, paraan na ginamit ko para at least ma-promote ako at magkaroon ako ng 1,000 subscribers ay ginamitan ko ng magagandang brands at thumbnails. Yes guys, ang brand name pa guys ay malalaman ng mga subscriber nyo na ang brand nyo kung anong klaseng channel ang meron kayo. Katulad itong Aces Family Vlog na lahat-lahat dyan ay tungkol sa family at lahat ng makikita nyo sa video ay ang members ng kanilang family. Kaya guys, pinopromote ko sa inyo, please subscribe sa Aces Family Vlog. Siyempre, meron din tayong mga lifestyle channel, meron din tayong mga travel channel. Kaya guys, kailangan ganyo ng brand yung channel nyo para malaman ng subscribers nyo kung anong klaseng channel meron kayo. Okay. Pangalawa guys, kailangan din tayo magkaroon ng magagandang thumbnails para maka-attract din ng subscribers at para maka-curious sila. Pag naglagay kayo ng magandang thumbnails at magandang title, maku-curious yung mga subscribers nyo na panoorin kayo kasi na-attract sila sa magandang thumbnails. So, ayun guys, brandings and thumbnails ang number 2. Kaya guys, gawin nyo na yan para magkaroon kayo ng subscribers! Okay. Paraan number 3 guys na ginamit ko, syempre, interact with your subscribers. Yes guys, makipag-comment kayo at least replyan nyo yung mga comment ng mga subscribers nyo. Kasi the way dyan guys, malaking maitutulong nila sa inyo, lalo na pag alam nilang nakikip-interact kayo sa kanila. So, yes guys, mag-comment kayo sa kanilang mga YouTube o bigyan nyo ng magandang comment yung video nila at sure guys, lahat ng mga YouTuber to na once na nag-comment kayo at nabigyan nyo ng magandang comment at napansin yung comment nyo, siguradong babalikan kayo ng channel na yon at syempre manonood sila sa video nyo at pag nagustuhan ng video nyo, meron silang possibility na mag-subscribe sa inyo. Bonk! Meron din paraan ng sub for sub.
Kaya guys, ingat kayo dito dahil ito ang malaking pinagbabawal ng lolo ni Lolo Whitey sa pagsartusar. Kaya mag-iingat din kayo dito dahil pwedeng-pwedeng matanggalan o matanggal yung video nyo sa YouTube kasi kasama to sa mga pinagbabawal ni Lolo Whitey mag-sub-to-sub. At kaya guys, kung magko-comment kayo sa mga video, magko-comment kayo sana tungkol doon lamang sa video at huwag na kayong makipag-comment ng kung ano-ano pang hindi konektado doon sa video. At kaya guys, syempre, ire-replyan nyo rin yung mga nag-comment sa inyo, magpatay ko kayo o para malaman nila na na-appreciate nyo yung mga comments at mga suggestions nila. Okay. At syempre guys, paraan number 4, ang mahabang prosesya guys at pagtsatsaga. Guys, kasi ang pag-YouTube ay hindi lang isang overnight success yan guys. Kailangan tayong magtsaga, magpuyat, at mag-isip ng kung ano-anong content para ma-post natin sa ating channel. Yes guys, hindi tayo pwedeng magmadali. Huwag tayong magmadali at huwag din tayong maging madaling gumibab guys dahil slowly aka-achieve nila yung kanilang dream na siyempre, maging successful ang kanilang YT channel. Kaya guys, huwag sana tayong mabilis gumibab kung hindi man natin ma-reach yung ating hindi man ganun natin kadali ma-reach yung ating goal. Pero, slowly but surely, pag tayo nagtyaga at nagpursige na marating, ma-achieve natin o marating natin ang gusto nating marating, siguradong makakamtan natin. Okay. Maraming pong salamat sa panonood at sana maraming kayong natutunan dito sa aking tips. Kaya guys, please don't forget to share, like, and subscribe to my channel. Paki-comment na rin po down below kung ano yung gusto nyong sabihin at idagdag pa dito sa aking video. Maraming salamat guys. Still on next week. Mabuhay kayo at ciao!